Welcome back sa aking channel, mga kakirig, no? Andito po naman ako para mag-share ng kunting or basic na ideas about sa troubleshooting ng mga machine or kahit ano na basta sa motor control. So tamang-tama, mga kakirig, no? May naghahanap sa group natin na kamaster na naghahanap na expert sa motor control sa Mandawi. At salamat kay Sir Guys Tiglaw kasi na-mention niya kami, mga kakirig, no? Tamang-tama, need ko ng panggatas. So ayun, mga kakirig, ako ang nakakuha sa bidding. At salamat kay Sir GP kasi siya yung nagtiwala sa akin kahit hindi ako expert. So mga kakirig, no, may isi-share ko lang po na advice or idea sa pag-troubleshoot, mga kakirig. Gaya po nitong machine na to, no, troubleshoot namin ni Sir GP ng nakaraang araw. Share ko lang ang una pong ginawa namin, no. Siyempre, nagtanong kami, mga kakirig, no, kung anong naging problema ng machine na ito, itong mixer candy nila. So sa pagtatanong, mga kakirig, doon natin makakuha tayo ng mga idea kung saan pwedeng may diferensya sa isang makina or equipment. So halimbawa, sinabi ng in-charge, mga kakirig, na ganito yung ginawa niya sa machine na to. Pinalitan niya to ng bagong magnetic contactor dalawa sa up and down. Kaso nung tinest niya, mga kakirig, hindi na gumagana at may nag-short circuit pa. So sa pagtatanong, mga kakirig, no, doon natin malalaman at magka-idea tayo kung ano ang ating gagawin sa nagiging problema sa isang equipment or machine. So nung nalaman namin yun yung problema ng machine, mga kakirig, so may mga idea na kami kung anong dapat gawin. So agad namin itong tinignan ang yung mga wirings niya, yung sinabing parts na magnetic conductor na pinalitan niya, para makita namin kung talagang tama ang kanyang mga connection sa pagkabit ng magnetic conductor. At nung makita namin, mga kakirig, yung mga magnetic, yung mga bagong magnetic contactor na in-install niya, yung dalawa. So nakita ko, mga kakirig, no, na iba yung specs ng bagong magnetic contactor sa old na magnetic contactor. So kaya yung mga connection niya, kasi binalik lang yan niya sa dati, pero iba na yung nakabitan niya na mga connection or mga auxiliary contact. So yung chinek na namin, mga kakirig, kaya pala nagkaka-short-short, nag-aabot yung line 1 line to, mga kakirig, kasi yung up at saka down na magnetic contactor ay nagpang-abot, mga kakirig. Kasi ang machine na ito, mga kakirig, may up and down kasi ito. Ibig sabihin, yung may arm kasi ito, mag-swing ng pataas at saka pababa. Parang ang motor nito, ay ang operation niya is forward-reverse. So nagka-problema talaga, mga kakirig, no, kasi nag-short na, kasi nagsabay na tong si magnetic 2-3. Magsabay na sila, kaya magpang-abot yung line 1 at line 2, line 2 at line 3. Kasi hindi na tama yung pagkabit niya, mga kakirig, kasi iba na ang contactor. Kasi akala niya pareho lang lahat ng magnetic contactor na mga mechanism. So ang sunod na ginawa namin, mga kakirig, you know, is in-off namin yung knife switch nila, silbi yung main breaker nila, para magalaw naman yung loob ng machine. At saka dinisconnect namin yung mga motor loads or kaya yung mga motor niya, para matest namin yung control circuit niya, mga kakirig, para safe ang kanyang mga motor kung may kunwaring di pa rin tama yung function niya. So safe ang yung motor, kaya dinisconnect namin yung motor load. So next na ginawa namin, mga kakirig, no, is tinry namin na i-review yung mga connection niya na ginawa. At first, mga kakirig, is nalito kami kasi di ko pa kabisado masyado unong-una yung makina. So ang ginawa namin, mga kakirig, is humingi kami ng schematic diagram ng wiring niya. At pinalad naman, mga kakirig, may naitago siyang diagram sa control circuit ng machine na ito. So kaso nga lang, yung diagram na binigay niya, medyo malabo na, kaya
yung mga tagging mahirap na intindihin. So at that time mga kirig din po is nalito din or nalito na naman kami kung ano talaga yung function niya. So ang ginawa naman namin ulit mga kirig no is nagtanong kami sa mga operator kung paano nila ito ino-operate. So nung nakuha ko na yung sequence ng machine na ito, so nagka-idea na kung paano siya gagana. At doon naintindihan ko na rin yung diagram niya kahit malabo yung mga tagging. Naintindihan ko na kung paano ito mag-function tong machine na to. So nung pag-usapan namin na ang gagawin namin dito is medyo may kunting rewire mga kirig kasi para sa akin mas madali mag-rewire kasi kunting circuit lang naman to. So ginawa na po namin yung nasa plano namin sa na mag-rewire kunti gamit po yung guide namin ng schematic diagram. So kailangan din mga kakirig no is marunong kayo magbasa ng schematic diagram mga kakirig para mas madali yung trabaho natin sa pag-troubleshoot at malaman natin kung saan banda yung kailangan na i-rewire or kailangan na ibahin. So ayun mga kirig, sinimulan namin yung trabahuin. So mga nag-start kami 10 a.m. na dumating sa plant. Natapos kami lahat-lahat, pati sa commissioning, mga 1 p.m. So mga 2 hours lang yung kinain namin na oras para para mapagana ulit yung machine. Pagkatapos namin yung ma-rewire mga kakirig, no? Tinest agad namin yung control circuit. So control circuit po muna yung tinest namin. Hindi pa kasama yung load yung motor para malaman namin kung functional na ba talaga yung ginawa namin. So hopefully, nag-function naman siya tamang-tama. Kaya doon na namin, nag-test kami ulit na may load na, yung may motor na. At ito po yung pinubusot namin ni Boss JP. Ang problema niya kanina, ayaw talaga mag-function ng machine na to. Machine na to mga kapirig is pang mixer ng mga candy. So okay na siya, testing na lang po ito. Habang proseso kasi nag-rewiring kami dyan sa loob. So may mga limit switch at tatlo yan sa dalawa. So may gear motor sa up and down niya at saka yung mixer. So yan, gumagana na po. Halo po siya ng candy. So 2 hours lang po yan namin ginawa mga kirig no? So naka 20k na kami. 20k na pawis po, hindi po 20k na pera. Ano ka, tambago na na siya? So mga kakirig, so ang panghuli po naming ginawa niyan nung natanggap our silbi, okay na yung makina. So tinanggap po namin ang bayad siyempre. Biro lang mga kakirig. No? So nag-advise po kami mga kakirig no kung anong dapat palitan kagaya nung knife switch nila. So in-advise namin yan sa kanila na palitan ng tama at secure na breaker. At iba pa marami kaming in-advise dyan mga kakirig. At nirekomenda na ano dapat gawin, anong dapat mga gagamitin at pag-maintenance mga kakirig. So ayun mga kakirig no, hanggang doon lang yung kaya kong ma-share base sa experience. So salamat! Bye-bye!